alam ko hindi perfect yung ating Taisan dahil may mga bewang sila. Sana all may bewang. Pero may reason yan. So, papakita ko sa inyo mamaya. So, panoorin nyo rin yung video dahil kahit ganyan yung gawa natin, marami pa rin kayo matututunan dito and hindi naman talaga ganyan dapat yung outcome niyan. Isa na namang patunay na kahit gano'ng kapakasanay sa ginagawa mo, shit happens. So, panoorin nyo pa rin and sana magustuhan nyo. Ang dami-dami na nagre-request ng recipe na to, so gumawa na rin ako ng 3 flavors para naman meron kayong pagpipilian. So, wag na nating patagalin yan at simulan na natin. Una, maglagay ng 1/4 cup ng gatas, pwede rin naman ng tubig. And then 1/4 cup ng oil, chiffon aid yung ginagamit ko kasi malaking diferensya nito kung regular oil lang yung gagamitin nyo. And then sa isang bowl, meron ako ditong 8 pirasong itlog. Yung gagamitin lang nating egg yolks dito ay yung 6 lang, so isa-separate ko yung 2. Tapos yung lahat ng egg whites natin, yung 8 ang gagamitin natin. Sa mga nakapag-try na dyan ng Taisan recipe natin, minimal lang naman yung binago ko dito. Pero may natikman nga kasi akong napakalambot, so tinesting ko na, syempre, yung merang talaga yung nakakapagpa-volume tsaka nakakapagpalambot nung ating chiffon. So, nagdagdag ako ng merang. Mas malambot naman talaga tsaka parang bulak na siya kung tama yung pagkakagawa. So, dito sa ating egg yolk butter, naglagay lang ako doon ng 1 teaspoon ng salt and then magsisift tayo ng 1 1/4 cup ng cake flour. Kapag hinalo nyo yan, mapapansin nyo na sobrang lapot ng ating butter. Actually, ganito talaga ako magtimpla ng mga chiffon sa bakery. Kung mapapanood nyo yung mga dati nating videos na maramihang batch, ganito talaga ako magtimpla nun. Hindi ako naglalagay ng sugar dun sa ating egg yolk butter. Bakit? Dahil kapag ka yung ating sugar sa merang mo lahat nilagay, mas titiba yung merang natin, mas magiging glossy, mas magiging stable. Hence, hindi ka masyadong papalpak pagka gumagawa ka o nagmimix ka na ng merang mo. And isa pa, dun din ako naglalagay ng baking powder. Alam nyo ba, hindi nyo kailangan na cream of tartar. Kasi yung baking powder, nag-a-act na rin para mag-stabilize yung ating mga egg whites. And then, ibubuhos ko na dito yung 1 cup natin ng white sugar. Pwedeng-pwede yan, hindi nyo kailangan unti-untiin. Maliban na lang, kaya ginagawa yun ng iba kasi nga, para siguradong matutunaw lahat yung sugar. Pero kung marunong ka naman talagang mag-mixer, kahit hindi na. So, inaabot natin dito yung medium peaks. Mapapansin nyo, napaka-glossy. Medyo matagal yung pag-mix niya compared dun sa regular lang na ginagawa natin. Pero, mas maganda talaga yung outcome nito. And, mas maganda yung volume ng magagawa nyong chiffon. Yung sugar kasi natin, kapag ka natunaw dun sa egg yolk, para siyang nagiging syrup. So, mas tumitibay yung ating mga air bubbles dun sa meringue. So, dahil napakalapot ng ating butter, yung una nating pagtitemper, konti lang yung lagay nyo, mga isang scoop lang, ay talagang sacrificial yun. Kailangan mo talagang haluin yun ng bonggang-bongga. So, more likely, pumutok lang yung mga bubbles dun sa merang. Pero, kailangan natin yun para ma-well mix o lumabnaw yung ating egg yolk butter. Kapag nahalo mo na yan, maglagay ka pa ng nasa 1/3 part ng inyong merang and then i-fold mo na yun gently. Yun ang ingatan mong part. Kapag ayos na yung pagkaka-fold mo, pantay na. Tsaka mo na ilagay yung rest ng ating merang. So, ganyan. Kadalasan dyan lang talaga nagkakamali naman sa paggawa ng chiffon yung na-overfold o kaya na-underfold. Tapos, minsan, yun na rin sa paggawa ng merang, minsan na-overmix nila. So, bumabagsak yung merang nyo. Pero, sundan nyo yung ginawa ko na dun nyo na ilagay yung 1 cup ng sugar. Promise, hindi babagsak basta-basta yung merang nyo. And then, ito na ngayon gagamitin nating pangpakulay. Gagamit tayo ng emulco. Syrup to, so tipid-tipid din tong gamitin. And masarap siya, wala siyang artificial taste. So, yan. Maglalagay lang ako ng tigo 1/2 teaspoon. Flavored ube, mango, at saka pandan yung nilagay ko. Then, meron ako ditong 4x3 na round pan. So, dinivide ko lang yung ating cake butter. And then, nilagay ko na yun. Medyo bobo ko mag-divide. So, yan, mas marami yung ube tsaka pandan compared dun sa mango. Pero, syempre, pagkain yung gagawa, ayusin nyo na. Mas maganda kung, actually, tinitimbang ko talaga to sa timbangan. Pero, yun, dinaretso ko na eh. May nakita ko nagtanong doon sa reels natin, yung kahapon yung in-upload kong plain. So, ang tanong doon kung pwede ba daw itong gamitin sa chiffon pan. Pwede. Kaya lang, magdadagdag ka doon ng 2 tablespoons ng cornstarch sa dry ingredients. Bakit?
Ang cornstarch kasi dun sa chiffon, nakakatulong yan para ma-held niya yung form. Yung, hindi siya basta-basta yung katulad dito, nagkakabewang, or basta pagka nirelease mo siya dun sa pan, kasukat pa rin siya nung pan, hindi siya yung nagkakaroon ng mga yupi-yupi. Ang dami-dami nagtatanong noon, ilang beses ko na sinagot yung sa chiffon na recipe natin. So, ito na, wag na kayong magtatanong. Kailangan nyo ng 2 tablespoons ng cornstarch kapag gagamitin nyo to para sa chiffon. And ito na nga, sinalang ko to sa 150 degrees Celsius for 20 to 22 minutes. Ang problema, hindi ko na-anticipate nung pag sinalang ko siya sa oven, itong ube na to na punong-puno dun sa ating pan, lumubo siya ng bonggang-bongga. Naabot niya yung nasa taas na patungan. Ayokong dumikit yun doon, so halfway ng baking, at nilabas ko yung cake and then inadjust ko yung mga shelf ko. So yung mga oras na yun, alam ko na talaga na hindi talaga ito magiging perfect. Malamang naiisip ko noon, babagsak yung gitna nito. Magiging pudding yung gitna nito o kaya yung ilalim. Pero yung buti na lang nahabol ko pa siya. Ang problema nga, nung pagka-release ko sa kanyang sa pan, naging ganito. So, isa yung lesson na kapag ka nagbe-bake kayo ng mga chiffon, huwag niyong bukas ng bukas ng oven o huwag niyong galawin. Gusto ko sanang gumawa pa ng isang batch pa para perfect yung mapakita ko sa inyong outcome. Pero wala, diniretso ko na para talagang natural na natural. And then, sa tingin ko may matututunan din kayo dun sa failure kong yun. So, ayan, after nitong palamigin ng konting-konti lang, yung at least hindi lang siya umuusok na, ay nilagyan ko na yan ng butter sa palibot para maabsorb nung cake yung lasa nung butter. And then, nagsprinkle lang ako doon ng sugar and then grate ng cheese. So, taisan na siya. So, ayun na nga, ito na yung ating taisan. So, pagka binuklat nyo yan, okay pa rin naman, malambot pa rin naman, kaya lang hindi ganun kaganda yung crumbs niya sa loob. Parang medyo flat. So, kasi nga, nabuksan natin yung oven, nagbago yung temperature. Pero kung nagawa nyo to ng tama, kung magagawa nyo to ng tama, at sana meron kayong trust sa recipe natin dahil never naman ako mag-share ng mali. Ang kakalabasan niya ay parang bulak talaga, maputi, and talagang parang bulak yung crumbs niya. And yun ang mga kalutong tinapay, sana ay nagustuhan niyo ating video for today. Magkita-kita tayo muli. Ito pong Mali ang Lutong Tinapay. Bye-bye!